Alang mahirap, alang mayaman. Ada. Eh. Ala kawawa si Kuya Ember. Ayo, patay na bawat na buhat na atake ata yun. Hindi para manuhan, kumati kaya kagad ya. Ay, baka sakaling mais, wala pa na, ilang araw pa naman. Maistak, sasaksakan na lang ng gamot yun. Hindi, hanggang linggo pa naman siya. Ah, eh. Hindi pa. Kanay ya. Oo. Na tayo. Oo. Oo. Ayan pa mga farmers. Dahil rin bunga ng okra. Oo, nihasadsad yun rin. Ayan, last na pita si ni Manong to. Okay. Tamis niya. Oh. Saka medyo matagal-tagal din niya. Ayan, nagsagip po ng kamuting kahoy. Ayan naman ito, ito. Masarap na pagkain ito. Kamuting kahoy. Oh. Ayan, ahaba na rin pala ng laman. Eh, ito ang kuwan eh. Dilaw ito. Dilaw. Yung masarap pagkain dilaga. Kamuting kahoy. Ito, sayang nga naman niya pag nalubog. Ito, malulog siya ulang eh. Pag-atras ka mo, kuwan ba ito, tsaka mo ito. Ito, farmers, pakuha tayo ng ating kamote kahoy. Masarap ito mailaga. Balik na tayo doon sa bahay. Umaangat po yung tubig pero hindi naman na gano'ng kabilis gaya kang ina. Unti-unti siyang umaangat. Masarap na itong laga. Itaway puno na ya. Ito na mga kaparmers na ito. Ang baba pa sa gawin rito. Oh, eh, lumalak. May lugar na mababa. May lugar naman na malalim. Eh, nga, lumalaki pa. Eh, kagabi rin yung nag-aram. Ayan. Ayan natin. Dumating yung dumating din kung parin niyang galing sa Bulacan. Ayan, nag-a-attempt yung mga kabataan na pumitas ng okra. Hindi eh, ka ako. Matras na. Hindi eh. Imbis ka ako, may utang sa iyo. Ikaw may utang sa akin. Punta tayo dito sa okrahan ni Mano. Sa kabila. Alanganin mo din. Ah. Kaya pwede ka rin. Apurahin niyo pamimita. Tulungan namin kay Rizzo sa gawin nere. Oh, Manong, pahingin na okra mo. Dinahan ay okra. Kaya kauli, kauli-huli ang pagkakataon eh, mapipitas itong okra na to. Baka napitas natin gawin natin para napagtampukan. Oo nga, ayan. Oh. Siguro ito unang pinawa, pinitas. Maliliit lang na natin. Ito, mga farmers, so, lubog yung okra. Hindi tayo pwedeng mamitas para meron tayong level. Mahal po ng okra ngayon. Ay, doon muna para dyan. Ayan, ang daming bunga ng okra. Pangit yung bunga. Pangit. Sinabugan pa ito ng abono. Hindi, papangit talaga para yan. Tsaka in-spray nung nag-uulan. Ito, lubog na yung okra ni Mano. Wala. Yung... Sinuko ko rin sa may okra. Okay. Yung kaparmers natin, yung sitwasyon ng okra. Eh, lubog na rin po sa baha. Ayun, sila Manong, eh, pinipitas na rin yung okra pa kato paano yung magkaroon po ng pera o maisalba. Sayang naman yung kanilang pinaghirapan ng mag-asawa. Okay, marami na rin po silang nakuha rito ng kuha. Mahal pa rin naman ng okra. Ng okra, na harvest. Eh, 2 piso sa palengke. Lalo na ngayon. Lalo na parang ginto ito.
Ha? Oo. Lalo nang din to, kung makaligtas. Pagka nabuhay pa yan, bakit? Hindi na malabo na mabuhay ito. Wala na. Lubog na sa tubig eh. Mamatay na yan. Ayun, si Manong ngayon. Imitas ng okra. Kuya na hindi na kagad niya. Marami na. Marami rin napitas eh. Kaya lang pa pare, kung lalo kung... Kung hindi, kung nabuhay pa, yan. Lusot na lusot yan. Kaya lang naman ganyan eh, kung mo okra, eh, kahit ikaw malubog, hindi sayang. Kaya ang problema, namahal yung okra, kaya naging sayang. Tapos eh, nalubog pa. Pero kung tutunan, kung yan eh, namura, alagano ba ikaw, malubog ba siya? Ba, makakanta pa si mga kung ano. Mga pasasaya pa yung mga mamimitas eh. Para mga palaka na maawit sa gita ng bahay. Takot na naman sa bahay. May lang nagkakadyan. Kaya, ganyan lang kabantay. Ano, hindi bahay, hindi kumakante. After 5 years. After 5 years. 5 years kasi mga farmers nang mabaha kami rito pag yung lando pa. Oo nga, masayang-masaya natin yung mga mamitas na okra. Malong! Sige, okra mo! Mabilis lumalay! Sige, naka-live ka sa YouTube. Oo, baka sakali eh, makuha ka ng The Voice. Gugarlo. Oh, Manong! Kamusta yung okra nyo? Eh sigurado mahal ngayon yan. Wow. Kailangan na kailangan kasi ng bayar ng okra. Diyan yung ngayon pataasin ang presyo. Pahuli-huli ang pagkakataon eh. Pahuli na. Kami naman kamo ngayon ang dapat na masunod sa presyo. Hindi kamo puro bayar. Oo, kaya nga puro bayar ang nasusunod lagi sa presyo. Buyer. Pagka ayaw niyang kunin, sigurado sa ibang buyer pag aagawan niya. Ganyang walang okra. Kaya take it or leave it. Lakapitas na ba kayo rito? Wala pa. Ah, di pa. Ay, marami pa ngang bunga rin eh. Hindi ka rin nila makukuha ito. Malalim eh. Sisisirin nila. Lubog na rito eh. Ayan po mga ka-farmers, yung sitwasyon ng okra ni Manong. Lubog na. Pero ganun pa man eh, sinasalba pa rin po yung bunga. Pato, panlaga lang naman namin dito. Siyempre, kasama na rin yung pamamahagi sa mga kapitbahay. Paalam naman po tayo sa may-ari. Yan naman na kayo naman ang okra natin. Kahit naman kamo hindi nila paalam yan. Kahit hindi nagpaalam yan eh. Anytime naman yan, pwede kumuha. Sa at manghihingi lang. Wala na problema dyan. Ngayon nabaha na ganyan, automatic talaga yan. Para hindi naman masayang. Kasi lulubog at lulubog din to eh. Para lang sumasagip sa mais. Kaya lang pare, maasim di mais eh, no? Oo. Oo, nalubog yung kanya. Nakabenta pa kaya yun? Nalugi naman ito. Kunti lang ito nalugi. Ah, nakabawi rin. Huh? At least naging pera. Pero kung... Maaga pa kinanana, ano? Kaya namin sa kanya, binanata namin, nakuha na sana lahat. Oo, sayang. Pangasi, kakate eh, kaya. Tumaas pa yung tubig. Mahirap pa nga sa tubig yung kakate. Tubig yan, ayan, mga farmers natin eh. Pitas ng okra. Ganito pumitas ng okra pagka baha. Marami rin palang mga niknik. Marami. Oo, ayan. Yun na lang ang dadapuan yun. Kaya nga. Kumukasi lang ang tuyo niya. Dito, makuha pa sila ng marami. Pero marami rin bunga. Kaya lang, yung dadaanan nila, titingnan nila, baka. Oo, mamaya na, nalilibang sila, maglalangin na sila. Yala. Bilisan nyo lang ang pitas para hindi kayo maabot ng tubig. Ayan, yan ang sitwasyon.
Ay, bata na yun, hindi na magkukuha, hindi na abutin dito, langgang leeg na. Pumangit yung dahon. Ano? Sa ulan yan? Dahil sa kuwan yan. Sa ulan? Sa ulan. Ulan, tsaka sa insekto. Insekto, sisipsipin na insekto. Pero, pero dami pa naman kuwan yan. Bulaklak. Oo, patape. Ilang buwan pa lang doon yan. Ay, manong. Linis na manan. Sabi, minamano-mano lang mag-asawa yun sa hektarya. Tiyagari magdamo. Ang ganda rin yung pagka-partner ni. Naku, yung palay ni Frank. Ayan o. Lana. Yun ang walang yung inani. Nabis. Lubog na lubog. Kaya naman sa okra, meron pong natir eh. Mapipitas pebong eh. Pero sa palay, di mo na magagapas yan. Lubog na. Ayun yan. Ang masama pa nga, hindi paggapasin yung palay. Hindi, pero kung hindi kinuha, pwede na rin. Bagay, pwede na rin. Pagulangin yun. Hindi, maganda na bigas na. Ah. May tigas na yan. Bagay, may tigas na yung dulo. Sayang nga ng kawan. Oh, kamusta ka na dyan? Okay. Enjoy, enjoy lang. Talagang gano'n. Namatay ang kawan eh. Bumaha eh. Babawi kayo ngayon kay manong niya. Walang upa. Oo. Dahil... Sagip eh. Sagip yan eh. Bigay ka lang sa kanilang likur niya. Ah. Baka sabihin kay... Nung boss niya dyan eh. Yan na ika-prosyento mo. Alam eh. Hindi bigay likur niya. Ayan. Oh, maganda rin yung okra eh. Matakay mo yung pagka pinipilian yan. Yung maliliit na yun, nagiging reject eh. Sayang ka ako. Eh, yung pa naman ang gustong-gusto ng mamimili. Gagayate. Oo, gagayate. Tapos bebenta ng mahal. Mas mahal pa nga yung minsan yung reject eh. Eh, magkano lang ang pinibigay sa kanya ng reject eh. Isang dalang nga tayo, isang sako. Eh, kamahal. Oo, kaya nga. Kamahal ng okra. Wala man lang ka ako sa kalahati. O ilang porsyento. A few moments later. Ay, magandang buhay mga ka-farmers. Good morning po sa lahat. Sumusubaybay na itong ating YouTube channel. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon po, papasyal lang po natin ng mag-asawa na saan po ay nasira po yung kanilang okrahan. Ito yung sinasagi po kahapon. Pinitas po nila yung okra. Ngayon, aalamin po natin kung paano po ang nangyari at kung nakailan sila. Sa kahuli-hulihang pagkakataon eh, nakaharvest sila dito sa kanilang okra. Alam niyo mga ka-farmers ay malungkot na balita, siyempre. Hindi lang naman po kami rito ang binaha, kundi bagkos pati rin po sa Metro Manila dyan sa Marikina. Pati rin ang buong halos sa Nueva Ecija. Ay inabot po ng baha dahil sa lakas ng bagyo, lakas din po ng ulan. Kaya naman po ay nagkabahaan dito sa amin. Buti naman po ngayon ay humupa na po ang tubig. Yung ating kalamansin, mga inabutan ng tubig, hindi naman po mamamatay yan. Medyo masasaktan lang dahil sa lakas ng hangin. Ayan o. Eh, yung mga banlik na naiwan sa ating kalamansi. Kaya kakamustahin natin si Manong para dito sa kanyang okrahan. Ngayon ay pare-paras po kami ngayon ang nabaha po dito. Manong, kamusta na? Kamusta na? Oo. Malaki pagkasira noong ating mga pananim lahat dyan eh. Apektado nitong baha. Eh kahapon ba nakailang ba kayo napitas ng okra? Eh hindi pa dumarating yung ano eh. Ah yung bayar? Ibig sabihin ngayon pa lang pipikapin yung okra nyo na. Doon ko na, doon hindi, yung bilang.
Yung bilang? Doon ko na pinabilang sa kanila. Baka kasi dito. Ah, oo. Ay, kailan sa ako kayong naikarga? Bali, siyam. Siyam na sa ako? Ay, mga ka-farmers, yung okra nila nakapitas sila ng siyam kahapon. Hanggang saan yung inabot ninyong pitas? Hanggang doon lang sa may binangka. Oo, kasi yung binangka namin doon, lubog na siguro sila. Baka hanggang leg, ano? Malalim kasi doon eh. Ito bukas, kahit pa ano, may makikita. Eh, basta't kahalimbawa naman niya na yung mabubuhay, eh, okay naman siya. Pagka mga dalawang pitas, ratunin ko na. Baka sakali, ano? Kasi, putol. Kasi mga nasayang yung mga kuna ito, masisira na yung mga bulaklak. Pagkatip yung bagyo. Baka sakaling mabuhay, eh, sayang din naman kasi magpapanibago ka ulit tanim. Yung mga supang kasi na yan, pagka oras na subuan ng patabayo. Kukuha na siya uli. Yung siya naman ang papalit niya doon sa mga naraton. Ano ang kumalo sa iba na eh? Eh, nung bang bumawahain, nandiyan ba kayo sa Kubo? O doon kayo sa Bakawa? Dito lang. Ah, nandiyan lang kayo. Hanggang saan inabot yung tubig ng kuha ninyo? Doon sa may side na yun. Sa sahig. Eh, paano ginawa niyo pagtulog? Yung papag ko, inakit namin. Ah, doon kayo mag-asawa na tulog. Eh, paano yun? Hindi, umabot sa sahig. Hindi, nakatayo kayo, nakatulog doon. Hindi naman, kasi... Nakuha na rin kayo, mataas-taas din naman yung lugar na yun. Eh, buti wala namang ahas. Wala naman, awal nandiyan. Ayun naman pala ang kawan doon. Eh, pinaahon kami ng mga bata eh. Sabi ko eh, yan dito kasi may mga gamit dito eh. Eh, kayo po man, kamasa naman po kayo? Ito, okay lang. Okay naman, no? Kasi para sa man tayo mga nabagi. Naisip nga namin, baka nandun na kayo sa pag-asa, doon sa pabahay. Eh kasi ako lumalaki kahapon yung tubig eh. Buti nga ka mo, araw noong nagpakuha ng tubig, nung umangat. Madaling araw ata, ano? Madaling araw siya. Ano naman, ano, nag-charge lang kami kahapon doon dahil wala tayong kuryente dito. Ah. Doon, nakapag-charge yun, nakakatawag. Ay, hanggang doon sa amin doon, wala pa rin kuryente. Kasi yun, naayos ibang mga nabuwal na poste, ng mga napuno. Eh, kahapon niya, namamangka kami dyan. Napomotion nga kami dito kala nanay. Sila nanay din nandun, pero di naman inabot naman yung tubig. Mataas naman. Oo, mataas yung lugar nila. Ayun, kaya ito ang kuha natin mga ka-farmers. Lahat halos sa mga pananim natin, mga nasira itong bagyo na yan. Ayun, pati kalamansi. Pati kalamansi. Ayun, yung mga putik-putik na yan. No? Pero may pag-asa pa yan, mahuhugasan pa yan. Mapapaliguan. Kaya lang iba, pagka naputikan na, malalanta na siya. Maluluto. Kaya nga ako din ikaw ako, mapaliguan ko yung sa may banae. Eh oo, mapag-asa pa yun. Mapitas. Sayang. Hindi naman na mapitas. Marami rin yung bunga na yun, sa may banae po na yun. Anong bunga na yun eh. Yung unang lumubog, hindi na namin nakita ang bunga. Kaya ilan yung napitas namin na daanan. Doon sa kabilado, wala na eh. Palas na eh. Lubog na yun eh. Kaya nga eh. Ayun, yung mga nakuha na nabuwala ng puno yung iba. Tagalan. Bali man, ang gagawin nyo ngayon dyan, hihilamusan ninyo yung kuha. Oo, sayang eh. Oo, baka sakali, ano. Eh, ang bunga pagka, ano. Tsaka, para pakinabangan din yung bunga. Eh, tsak sigurado, yung pagkalubog sa atin eh, mas maraming nalubog sa ibang lugar. Eh, yung kasamahan namin din, tumatawag doon sa Tarlac eh. Pati rin ba doon, bumaha? Baha daw, yung ganito din, 10 hektare yata. Ganito rin tanim, okra? Ba, ibig sabihin, dede yun din ang tsumempo. 10 hektare, sumiwang din na presyo, ano? Ay, din eh, sinasagad ako din. Eh, sana naman kamuwi sa bayar kami, tinaas ang kami kuha naman. Para kamuwi, dyan man lang kami mabawi. Eh, ito kahapon, lubog na lubog ito eh. Ayan, nakita-kita yung halos usbong na lang yung nakatira eh. Ito mga farmers yung okra kahapon na binangka namin. Inaayos naman yung kawad ng kuryente. Mabilis din naman yung pagkahupa ng tubig. Dahil halos nasimot eh. Kaya lang, maputik lang. Putik lang halos ang
na dulot. Oo, yung mga yun, yung malinis-linis ang tubig. Dito. Ayan, farmers, paliliguan po ng mag-asawa itong okra, baka sakaling mabuhay. Saka mapakinabangan yung bunga. Hindi kasi mapipitas ng maayos pagka maputik. Baka sakali. Ito naman, may mga usbong ng mga natira. Baka sakali yan ang mabuhay. Ayan yung kuha ng mag-asawa. Yan ang kanilang ngayong operation. Operation Hugas. Ayan, kahapon po, lubog yan. Binangka namin na ito kahapon. Lubog yan, alas mga usbong lang ang natira. Pero sa gawi doon, medyo mataas-taas. Kaya hindi masyadong nalubog. Ayan, hanggang sa kahuli-huli yung pagkakataon ay magkatulong pa nito mag-asawa sa kanilang okra. Nakakalungkot man, pero talagang ganyan, calamity. Panahon, kalambidad. Hindi naman lahat ay may gusto dahil lahat ay laganap ang baha sa atin. Hindi lang sa Nueva Ecija, pati sa Tarlac. Pati rin sa Metro Manila, mga farmers. Yan, ngayon ang ating sitwasyon. Balita lang po natin mga ka-farmers po yung ating kalagayan pagkatapos ng hupa ng baha. Yun yung po pwede natin maisalba pang mga gulay, maisalba pa ng mga pananim, maalisan ng putik na ating kalamansi. Malaking bagay ito para hindi masayang yung bunga. Di ba manong pwede sa power spray ya? Power spray na kailangan dyan. Oo, maganda nga pala yun. Mas mabilis. Mga ilang bugal lang yan. Kaya naman yan, may maraming tubig eh. Ha? Ah, nasa tabon. Hindi, kay Epot. Yung inuupa. Kailangan, maikwan nyo kay Boss Cornino. Oo, kasi kamo eh, sinasagip kamo itong kuha. Okra, sayang naman yun kasi pagka namatay. Spray kasi, i-freeze yun na matuturo siya ibang balay. Oo. Ayan, nababasalan. Saka medyo matagal-tagal din yan. Mabulo yung dahon ng okra, kaya nakadigit yung punlit yun. Pwede. Ay naman yan, sariwa pa yung balik. Kasi pagka kasi natuyo yan eh, kakapit na yan. O di man kaya, ratonin na lang niya. Bagay, sayang yung bunga. Hugasan nilang bunga. Oo, yung bunga lang huhugasa. Pero maano, mas maganda siguro, ratonin nyo na lang yan. Ratonin nyo na lang, yung bunga na lang ang hugasan ninyo. Dalawang pitas. Hindi, ito nila ratonin mo, yung kuna yan, yung balot ng banlik na yan. Oo, yun ang balot lang ng banlik na yan. Oo. Pero yung gawin daw, hindi na. Oo, ang hugasan na lang ninyo, yung bunga. Yung lahat lang mga nalubog. Oo, lahat yung bulot ng bunit na yan. Ayun, makakaminos nga kayo kay Epot na. Ayan o. Eh, mag-asawa po natin mga kaibigan, eh, sila naman ngayon naghuhugas naman ng banlik ng kanilang okra. Katapos ng harvest. Bagay, marami na rin po silang na-harvest dito sa okra. Tsaga pa rin nila. Sa bagay, matsatsaga na naman yung uling mag-asawa yan. partner na kayo dyan. Huhugas na lang. A few moments later. Mga ka-farmers ay maghapon po tayo na kung saan ay nandun po sa kalamansian. Ngayon na yung ating mag-asawa ang porsyentuhan.
Inilinis po yung kanilang okrahan sa pag-asa na baka sakaling mabuhay. Sayang naman yung kanilang pinaghirapan. Pero ganun pa man, ay naibigay doon sa kanilang buyer yung siyam na sakong puno ng okra. Kaya lang ay wala pang report kung ilan ang bilang nung kanilang buyer. Sa pag-asa sana maging maganda yung magiging presyo ng kanilang okra. Ngayon mga ka-farmers natin ay pilit po tayong bumabangon. Kailangan natin bumangon. Taga Nueva Ecija, yung mga nasalanta ng bagyo, ng baha. Hindi pa yun ang huli. Kundi bagkos meron pang tatlong bagyo na ayon sa pag-asa ay paparating itong taon na ito. Kaya yun ang kailangan po nating isa pang paghahandaan. Mga ka-farmers, ay ganun na lang po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa panunood itong ating vlog. At ang tulong na lang po natin, sana wag po natin skip yung ating ads para makatulong din po tayo sa mga nangangailangan. At syempre, malaking bagay rin po yung inyong walang sawang panunood sa ating mga vlog. Ingatan nawa po tayo. God bless all. Thank you for watching. See you next video tomorrow.